Magandang araw mga bata, kamusta? Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagtulong sa kapwa. Puna ng patlang ng bituin kung tama ang sinasaad ng bawat pangungusap. Una, likas sa atin ang magmahal sa kapwa sapagkat tayo ay nilalang ng Panginoon na mapagmahal. Magaling! Pangalawa, nalulungkot tayo kapag nakikita nating nahihirapan ang ating kapwa. Magaling! Pangatlo, ang ipagdasal natin ng ating kapwa ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila. Mahusay. Pang-apat, dapat nating piliin ang mga taong mamahalin natin, lalo na kung ito ay napakikinabangan natin sa buhay. Hindi mabuting gawain. Panglima, suklian ng kabutihan ang mga taong naging mabuti lamang sa atin. Hindi mabuting gawain. Tingnan at suriin ang mga larawan. Nagawa niyo na ba ang mga nasa larawan? Kailan natin dapat gawin o ang pagmalasakit sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa nangangailangan? Basahin natin ang talata na pinamagatang pagtulong sa kapwa. Narinig mo na ba ang kasabihang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Magaling! Isa lamang iyan sa mga kasabihang dapat nating tatandaan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng kasabihang iyan? Magaling! Ang pagtulong ay hindi dapat pinag-iisipan at pinapatagal. Ano mang oras na pwede kang tumulong, gawin mo na bago pa mahuli ang lahat. Mahalaga rin na bukal sa ating kalooban ang ating pagtulong dahil walang katumbas na kasiyahan ang dulot nito sa atin. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Iyan ay turo sa atin ng mga nakakatanda. Kilala man natin ito o hindi, tulong ay dapat nating ibigay at huwag ipagdamot, lalo na sa panahong ito. Panahon na kung saan ay di matapos-tapos ang suliraning kinakaharap ng buong mundo dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Lahat ay magtulungan. Huwag nang isipin pa ang kapalit nito sa atin dahil ang pagtulong ng bukal sa kalooban ay nakapagdudulot na kagalakang di matutumbasan ng anumang yaman. Ang pagtulong lalo na sa nangangailangan ang siyang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nabubuhay.
Panginoon na ang bahala sa iyo dahil ang paggawa ng mabuti sa kapwa ang siyang kinalulugdan ng Panginoon at walang katapusang pagpapala ang matatamo ng taong mapagmahal at matulungin sa kapwa. Ang pagtulong sa nangangailangan ay pagpapakita ng pagmamahal ng nilikha ng Panginoon. Ito ay tanda ng ating pagmamahal sa Panginoon. Tayo ay tumutulong sa ating kapwa, hindi para maipakitang tayo ay matulungin. Kundi, ito ay isang halimbawa ng pagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa Panginoon na siyang lumikha sa ating lahat. Sagutin natin ang mga katanungan. Una, tungkol saan ang binasa mong talata? Magaling ang pagtulong sa kapwa o sa mga nangangailangan. Pangalawa, sino kaya ang tinutukoy na kapwa sa talatang binasa natin? Tama, ang tinutukoy na kapwa sa talata ay ang kapwa-tao natin. Pangatlo, ano kaya ang maaring maramdaman ng isang taong matulungin sa kapwa, lalo na sa nangangailangan? Magaling! Ang pagtulong sa kapwa ay nakapagdudulot ng kagalakang di matutumbasan na anumang yaman. Ayon sa iyong sariling pangunawa, ipaliwanag ang ibig sabihin ng kasabihang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tama, kapag may nangangailangan ng ating tulong, dapat handa tayong tumulong sa lahat ng pagkakataon. Panglima, bakit kaya sinasabi sa talata na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay kinalulugdan ng Panginoon? Magaling, dahil ang tanging nais ng Panginoon ay magmahalan at magtulungan ang mga taong nilikha niya. Ikaw bilang bata, paano ka makatutulong sa iyong kapwa, lalo na ngayon sa panahong pandemya? Ipaliwanag ang iyong sagot. Magaling! Matutong magbahagi kung anong meron ka, lalo na sa mga naghihikahos tulad ng pagkain at inumin. Manatili lamang sa bahay upang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. Ngayon naman, dumako tayo sa ating pagsasanay. Basahin at unawain ang mga sitwasyon. Piliin ang titik at isulat ito sa patlang. Nakita mong nagsilaglagan ang daladalang prutas ng isang matanda sa kalsada. Pangalawa, may kumakatok sa bahay ninyo para humingi ng kaunting tulong sapagkat siya'y gutom at uhaw na. Pangatlo, nagsisimula na kayo sa pagsusulit, ngunit nakita mong lumilingon ang isa mong kaklase dahil nanghihiram ng lapis, ngunit walang pumapansin sa kanya. Habang pauwi ka, nadaanan mo ang isang bata na binubugbog ng grupo ng kalalakihan. Panglima, nakita mong nadapa, nasugatan,
at umiiyak ang batang laging nambubuli sa iyo sa loob ng paaralan ninyo. Paano mo maipamamalas? Sa iyong kapwa, sa lahat ng nilikha ng Diyos, lalo na ang pagtulong sa nangangailangan. Sagutin ang tanong sa pamamagitan ng paggawa ng isang maikling talata. Hanapin sa loob ng kahon at bilugan ang limang salitang sa pagpapamalas sa pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyos, lalo na sa kapwa. Oh,